Ay, naman dito sa Dolphin Vista. Ayun, sa proclamation number 237. Igunubita ang Hunyo bilang Philippine Environment Month upang pangalagaan at mapaunlad ang ating kalikasan. Ang kalikasan ay isang biyaya na ibinigay sa atin ng Maykapal. Ito ay kapaki-pakinabang sapagkat nanggagaling dito ang lahat ng bagay na ating ikinabubuhay mula sa pagkain, tirahan, gamot at marami pang iba. Para sa ating bansa, tayo ay biniyayaan ng maraming magagandang tanawin mula Luzon, Visayas at Mindanao na talagang maipagmamalaki natin sa buong mundo. Ngunit sa kabila ng mga biyayang ibinigay sa atin, tila nakalimutan na nating alagaan ito dahil sa pagkasira ng ating likas na yaman at pagdumi ng mga anyong tubig. Kaya sa pagdiriwang ng Environment Month sa ating bansa, ating alalahanin kung paano maalagaan ang ating kalikasan. Nang sa ganoon ay manumbalik ang ganda at sigla nito at masaksihan ng mga susunod na henerasyon ang ganda ng ating bansa. Kaya naman para sa usapan ng Philippine Environment Month ay mga kapanayan po natin si Manila Bay Coordinating Office Executive Director Jacob Maimbang Jr. Rise and shine sa iyo, sa Director Jacob. Rise and shine. Alright, sir, kamusta? Umaga, okay naman po. Okay naman. Opo, we want to know po, ano po yung tema nitong Philippine Environment Month ngayong 2022? Ang tema po ng Environment Month ngayon ay action para sa natatanging mundo, para sa suporta ng Only One Earth ng United Nations Environment Program. Alright, sir, ano po ba yung mga iba't ibang mga activities ang inaasahan po or isasagawa para sa ating Philippine Environment Month 2022? Marami tayong isinagawang mga activities ngayong Environment Month. Una niyan ay nagkaroon tayo ng simultaneous tree planting sa buong Pilipinas. Noong June 8, nakapagtanim tayo ng around 154,000 na seedlings. Itinanim ito ng around 15,600 na mga volunteers sa buong Pilipinas. Nagkaroon tayo ng pagbibigay ng awards sa Rivers for Life na programa ng DENR. Binigyan natin ng awards yung mga malilinis na ilog sa buong Pilipinas. Binigyan natin ng awards yung una, yung pinabatuhan river sa Bukidnon, yung Abuyog Apayao River sa Carr, at saka yung Tagibo River ng Butuan City. At ngayon, noong June 12, binuksan natin itong Manila Bay Walk Dolomite Beach para rin sa Environment Month at para doon sa pagdiwang natin ng 134th Independence Day natin. Hindi lamang pagtaas ang level ng awareness ng ating mga kababayan, maging siyempre dun sa usapin ng pagpapakita sa taong bayan na patuloy ang ating pamahalaan sa pagsiguro ng kalinisan ng ating kapaligiran, no? In fact, there are different activities, sir, even in regional kasi sa Baguio, sir, nakita ko po may activities din from the Environment Management Bureau, EMB. Nagsagawa rin sila ng iba't ibang mga talent or singing competitions din, so talagang maraming initiatives ginagawa, sir, no? In particular po, dito sa Dolomite Beach, sir, June 12, nagbinuksan muli ito. Kamusta po yung naging muling pagbubukas nito? Naging matagumpay yung pagbubukas ulit natin itong Dolomite Beach. Tinanggap ito ng halos 25,000 na tao na pumunta rito. At talaga naman ay nag-enjoy sila dahil nakita nila natapos na itong Dolomite Beach na 500 meters at medyo malaki na po. Ayun, so malaki naman po yung progress, sir, no? Oho. As of now, sir, usually ano po yung mga rules and regulations dito since we're alert level 1? Mas strict pa rin ba? Kasi before, nung pumunta kami dito, parang an hour after ay kailangan na meron muna 30 minutes leeway bago makapagpapasok muli ng mga nais bumisita rito sa Dolomite Beach. Sa ngayon, sa level 1 tayo, so yung ginagawa natin, malayo silang pumasok dito at mag-enjoy sa Dolomite Beach hanggang gusto nila. Yung oras ay 6 a.m. hanggang 6 p.m. Ipinagbabawal lang natin yung kumain sa loob, dumura kung saan-saan, magkalat, hindi po pwede manigarilyo,
Dahil level 1 pa rin tayo, kailangan nakasuot yung face mask at ipagpatuloy natin yung social distancing. Alright, sir, may mga kasama po tayo mula sa studio para sa mga tanong mula sa ating mga kasamahan. Director, si Chipo ito. Ano pong klaseng preparations naman ang ginagawa para mapanatiling malinis ang Dolomite Beach ngayong tag-ulan po? Okay, para maging malinis natin ang Dolomite Beach, patuloy na mapanatili natin yung kagandahan nito, isinasarado natin ito tuwing Huwebes, buong araw, para sa tinatawag na maintenance work. Yung maintenance work ay buong stretch na ito ay ating nililinis, nililevel ito at ibinabalik yung kanyang contours na tinatawag. Dahil libo-libong tao araw-araw ang pumupunta rito, nagkakaroon ng tinatawag na stomping, ano, o tumitigas yung Dolomite Beach, kaya kailangan ito ay muling mini-maintain. Sinusuklay po ito, ano, so tuwing Huwebes, para parang beach talaga siya, parang malambot siya. Ngayon, araw-araw po natin ginagawa yung paglilinis dito. Mayroon tayong Stereo Rangers, mayroon tayong MMDA at saka yung LGU Manila. At mayroon pong mga nagbo-volunteer na mga mamamayan natin. Kahit na po dayuhan, mayroon din nagbo-volunteer na naglilinis. Yun po yung ginagawa natin. Right. Ano naman po ang inyong paalala para sa mga dumadalo dito sa Dolomite Beach? At ano po ang inyong mensahe o paalala para sa ating mga manonood ngayong Philippine Environment Month 2022? Maraming salamat po sa pamamahagi niyo na impormasyon, Director Jacob Maimban. Maraming salamat po. Alright. Maraming salamat po sa pamamahagi po ng impormasyon, Director Jacob Maimban Jr. ng Manila Bay Coordinating Officer. At mabuhay po kayo. Maraming salamat po.